Wonder. Me and my special Monique. Okay, game na. Dear sis, magandang araw sa iyo at sa iyong mga viewers. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Miss Longhair. Gusto kong ibahagi ang parte ng buhay ko mula sa nakalipas dahil ang nakalipas na yon ay muling nagbalik. Alam ko na maraming tao ang makaka-relate sa aking istorya, kaya naman gusto kong ibahagi upang kapulutan ng aral. Laki akong probinsya at habang ako ay nagtatrabaho noong ako ay 25 years old sa isang industrial park ay may service kami mula sa pabrika. At ang driver ng service namin na yon ay tago natin sa pangalang John. Si John ay matangkad, mabuti, at artistahin ang dating. Kaya naman, marami ding nagkakagusto sa kanya. Si John noon ay may asawa na, kaya hindi ko na din in-involve ang sarili ko sa kanya. Napansin ng madami na binibigyan niya ako ng espesyal na atensyon kasi inaabangan niya ako pagpasok at pag-uwi. There was a time na he picked me up na papuntang work at nagulat ako nang hinalikan niya ako sa bisngi. Gulat na gulat ako na parang ako pa yung nahiya. After niya gawin yon ay hindi niya ako kinugbo buong biyahe at siguro ay nahiya na din. Dumaan ang araw at balik normal ang araw namin na parang walang nangyari. May babae na nag-confront sa akin na layuan ko daw si John. Kaya gulat na gulat ako dahil wala naman kaming relasyon or MU man lang. Kaya takang-taka ako na pinag-iinitan ako ng mga babaeng may crush sa kanya sa work at kino-confront ako. Mula noon ay iniwasan ko na si John. Pinili ko na mag-overtime sa work para hindi ako makasabay sa service pa uwi at pinakita ko na may boyfriend ako sa work para iwasan niya ako at makaiwas din sa gulo. Si John naman ay napansin din yon at nag-iba ng ruta ng service. After noon ay umalis na din ako ng company dahil nag-file na din ng bankruptcy ang company at hiwa-hiwalay na din kaming magkakaibigan sa work. After several years, nawaglit na din sa isip ko si John dahil iniintindi ko ang sarili kong buhay. Lumipad na din ako sa ibang bansa at naghanap buhay para sa pamilya.
naging busy na din ako, pero paminsan-minsan ay naiisip ko siya. Ngunit may mga bagay talaga na minsan na kahit gusto natin ay hindi na pwede. Hindi ko din naman alam kung nasa na siya. Hanggang sa nagkaasawa na ako dito sa ibang bansa. It has been 25 years since that time na na-meet ko si John. Then one fine day, bigla na lang may nag-message sa akin ang isa kong kaibigan mula sa dati kong pinagtatrabahuhan sa industrial park. Sabi niya sa akin na may nagpapa-add na tao sa Facebook. At siguro, alam niyo na kung sino yun. Nagulat din ako na si John pala yun. Dahil sa busy ko ay hindi ko na siya na-add agad. Kaya naman, ang kaibigan ko ay gumawa ng GC para sa aming tatlo at doon ko naliwanagan na she was trying to reconnect the both of us. At yun na ang simula ng pag-reconnect naming dalawa. Nagulat ako na hanggang ngayon ay si John ay hinahanap pala ako over the years. At sa naging kwento niya ay ever since na naghiwalay sila ng asawa niya, ay hindi siya huminto na hanapin ako. Bakit di magawang limutin ka? Bawat sandali ika'y naaalala. Tangi kong dasal sa may kapal, makapiling ka muli. Nakakagulat na may isang tao na hindi nakalimot sa akin. Masarap pala sa pakiramdam yun. Kaya nga ako si Miss Long Hair kasi ang haba ng hair ko. Sinasabi pa niya na dahil alam niya kung saan ang pick-up point ko noong sinusundo niya ako dati, ay kumakain pa siya sa karinderya para abangan kung lalabas ako sa labasan. At makausap niya ako, ngunit hindi niya ako nakita. Sinabi pa niya na nalaman niya na after magsara ang company namin noon, ay pinupuntahan niya ako sa Save More kung saan ako nagwo-work. Pero may pamilya na ako noon. Buhay ko ay sa'yo lamang, hinding-hindi magbabago ang isip ko. Tunay ang pagtingin, sana'y gayon ka rin giliw. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal,
mo. At kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maghinagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. Sinabi niya na pinigilan niya din ang sarili niya noon na gustuhin ako kasi may asawa pa siya noon. Kaya noong naghiwalay sila, ay hinanap niya ako sa FB, ngunit dahil iba ang pangalan ko, ay hindi niya ako makita. Until nakita niya ang kaibigan ko sa FB at doon siya nag-connect and the rest is history. Dear Sis, ngayon na magka-chat na kami, ay inamin niya na lahat ng nararamdaman niya para sa akin. Ngunit, hindi na pwede kasi may asawa na ako at maayos ang aming pagsasama. At mahal ko ang asawa ko. Kaya naman, sinabi ko sa kanya na hanggang magkaibigan na lang kami. Naintindihan naman niya yon at pumayag siya na magkaibigan na lang kami. Ngunit nagbitaw din siya ng mga salitang, kung hindi lang din ikaw, hindi na ako hahanap ng iba pa. Para sa akin, mahirap makatagpo ng kagaya ni John. Ito ang example ng mga taong wagas magmahal, pero yun lang ang may mga bagay talaga na tama pero sa maling panahon. Alam ko na maraming taong makaka-relate sa istorya ko ngayon, dear sis. There are situations in our lives that will make it difficult for us, mga choices na minsan out of control na natin. Kailangan lang natin talaga na alam natin kung ano ang talagang gusto natin. Meron nga daw tatlong uri ng love. Yung first love, that will awaken your feelings. Second, yun yung great love. And then, yung tipong, I can't live without you, pero hindi mo siya nakatuluyan. Third, ay yung true love. Yung chill, yung relax lang, at you end up with them, at yun yung pinakasalan mo. Sa'yo, John, gusto ko lang sabihin na believe ako sa'yo, sa great love mo for me at sa paggalang mo sa desisyon ko. Uwi ako ng Pinas at isa sa mga plano ko ay magkita kami kasama ang mga dati kong kaibigan upang magkamustahan. Sana sa mga viewers mo, dear sis, na may kagayang sitwasyon ko ay may natutunan kayo na aral. Hanggang dito na lang, Miss Long Hair. Patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay tinatakbo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong kinalimutan kahit na'y
balik ay di na madarama. Pag nagusa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsa'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapagal laro itong mundo. Kinalimutan kahit na... Ayun na. Ayun na ang second reading ng ating story from our letter sender, Miss Long Hair. Ayan nga pala ang Dear Says I Now and YouTube. Sana po ay mag-subscribe kayo. 500 na lang yung ano requirement nila sa YouTube. Ayan, nakaka-200 na tayo. Ayan. Ay, nako. Galing talaga ng mga song choice. Thank you very much, Ma'am Monique. Ayan. Thank you naman. Nag-enjoy kayo sa mga song choice natin. So, si Miss Long Hair, sabi niya ako na lang daw bahala maglapat ng mga songs. So, yung mga songs na napili natin. And thank you very much for those na